Magandang araw po sa inyo lahat. Ako si JP Arieta ng OWA MISD at ako po ay narito upang ituro sa inyo kung paano gamitin ang OWA Member Mobile App. Siguraduhin lamang po na na-install nyo na sa inyong cellphone ang OWA Member Mobile App. Simulan na po natin. Sa cellphone nyo po, pindutin ang OWA logo upang mabuksan ang OWA Member Mobile App. Upang magkaroon po kayo ng username at password, pindutin ang click here to register. Sagutan lamang po ang form na lalabas sa inyong screen. Ilagay ang inyong apelyido at siguraduhin lamang na wasto ang inyong pag-type upang makapag-register ng tama. Ilagay din po ninyo ang inyong pangalan, ang gitnang pangalan, at ang extension name. Walang extension name, i-blanko nyo na lamang po ito. Ganun din, sagutan din po ninyo ang araw ng inyong kapanganakan. Siguraduhin lamang na tama ang inyong ilalagay rito. Mahalaga rin na totoong mobile number ang inyong ilalagay. Pagdating naman po sa email address, huwag nyo po itong tekeen at siguraduhin na totoo ang ilalagay nyong email address sapagkat dito po ipapadala ng OWA Member Mobile App ang inyong username at password. Kapag nakumpleto nyo na lahat, pindutin ang submit button. At lalabas po sa inyong screen ang you have successfully registered. Kapag nakuha nyo na ang username at password na ibinigay sa inyong email address, maaari nyo na pong gamitin ang OWA Member Mobile App. Sa inyong screen, ilagay lamang po ang ibinigay na username sa inyong email address. Paalala lang po, siguraduhin pong tama ang inyong ilalagay na username. Tingnan pong mabuti ang ibinigay na username sa inyong email address. Huwag pong magmadali at itype po ng wasto. Ganon din po sa pagsagot ng password. Tingnan ng mabuti ang password na ibinigay sa inyong email address at ilagay dito sa hinihingi ng OWA Member Mobile App. Pindutin ang login button. Kapag tama po ang username at password, makikita nyo na po ang profile at ang latest employment contract information. Andiyan na po ang mga mahalagang detalye ukol po sa inyong profile. At kapag magre-renew po kayo ng OWA Membership, pindutin lamang po ang click here to renew OWA Membership. Kayo po ay pupunta sa form, sagutan lamang po ang mga blankong form. At ito po, piliin lamang po ang duration ng inyong contract. At i-update ang ibang impormasyon tulad po ng position. Kapag nasagutan niya na po ng lahat, pindutin po lamang ang submit button. At kayo po ay tutungo sa portal ng payment ng Landmark. Pindutin lamang po ang choose payment option upang malaman kung saang bangko kayo pwedeng makapagbayad. May Landbank po at may Banknet. Halimbawa po ng Banknet ay ang PS Bank, Metro Bank, Allied Bank at iba pa po. Ituturo ko po sa inyo kung paano magbayad sa Landbank. Tingnan po mabuti ang transaction details at ang payment summary. Kapag tama at wasto naman po, check lamang po ang terms and conditions. And then, ilagay nyo po ang ATM account number nyo po. Para naman po sa joint account number, 0 lamang po inyong ilagay.
Bago nyo po pindutin ang submit button, ilagay lamang po ang inyong password. Pindutin nyo na po ang submit button. Kapag successful po ang pagbabayad natin, maaari nyo na pong makita sa inyong profile na active ang inyong membership. Dito naman po tayo sa Help Alert button. Preloaded na po ang mga ibang detalye at hindi nyo na po kailangang ilagay. Ang pinakamahalagang bagay po dito ay ang concern. Dito nyo po pwedeng ilagay kung ano po ang inyong concern, mga katanungan, reklamo, at ito po ay kaagad na makikita ng OWA. Halimbawa po ng mga concern natin ngayon ay sa mga amo po natin pag nasa overseas po tayo, ang hindi po magandang pagtrato sa atin ng ating mga amo. Ilagay po natin lahat dito ang ating reklamo. Tungkol din po sa kontrata, kung may problema po tayo sa ating kontrata, ilagay po natin dito sa concern. Pwede rin po ang mga katanungan tungkol sa mga bagong programa ng OWA at ang mga manaririnig natin sa balita, pwede nyo rin pong ilagay dito. Tungkol din po ang mga katanungan sa membership, kung paano magbayad, kung saang mga lugar pwedeng magbayad, at kung anong mga programa ang pwede nating ma-avail kung tayo ay active member ng OWA. Huwag lamang po itong lalaruin dahil po ito ay nakikita ng OWA. Ito po ay nare-record sa database ng OWA at nakikita po namin ang inyong pangalan doon. Ang mga concern na po ito ay kaagad pong pumapasok sa OWA 24/7 operation at ito po ay ini-endorse nila sa mga designated regions and overseas offices. Maaari lamang po tayong maghintay sa kanilang tugon sa ating mga problema. Check po ng mabuti at pindutin po natin ang submit button. Siguraduhin lamang na tama ang email address na nilagay ninyo. May marireceive po kayo sa email address na tugon at hintayin lamang ang sagot ng regional offices o overseas offices na sasagot sa inyong concern. Pumunta naman po tayo sa payment history. Makikita po natin kung magkano ang ating binayad, kung saan tayo nagbayad, ang latest contribution po natin. Punta naman po tayo sa programs and services. Ito po ang mga programa ng OWA para sa ating mga OFW. Tingnan nyo lang po, may SUP, SESP, Debt Benefits, ODSP, ELAB, Tuloy Aral Project. Pindutin po natin ang Disability and Dismemberment Benefits. Makikita nyo po dyan ang detalye ng programang ito. Makikita nyo rin po ang mga requirements na kailangan nyong ipasa. Tingnan nyo lang po mabuti at basahin po ng mabuti. And pindutin nyo po ang apply here. Preloaded na po ang mga detalye, kaya hindi nyo na po ito lalagyan. Napansin nyo po dito na wala po ang submit button. Ito naman po, pindutin nyo lang po kung saan po kayong region. Siyempre po, ilagay din ang contact number at ang email address. Ayan, napansin nyo po, wala po ang submit button dahil po, hindi pa po kayo nakapag-renew ng OWA membership. Kapag active member po kayo, may lalabas pong button doon na submit button para po maipasa nyo ang inyong application
sa OWA. Pindutin naman po natin ang OFW Helpline. Makikita po natin dyan ang administrator's Facebook, administrator's Twitter, OFW compulsory insurance, change password, digital password, and check application status. Punta po tayo sa administrator's Facebook. Makikita nyo po, ito po ay Facebook ng OWA Chief, ang administrator po ng OWA, na si Mr. Hans Leo J. Kakdak. Diretso po ito sa kanyang Facebook. Ganun din po sa kanyang Twitter. Yan, makikita po nyo ang kanyang mga latest tweets about OWA and about sa OFW, syempre. Sumasagot po ang ating administrator sa ating mga problema. Kaya kapag may dinulog po tayo sa kanya, agad po niya itong sasagutin. Ito naman po yung OFW compulsory insurance. Ayan, hindi na po siguro ako magbibigay ng ibang detalye. Tingnan nyo na lamang po ito sa OWA app natin. Application status, digital password, change password. Ayan, type nyo lang po siguro yung old password nyo. New password. Ito po yung bagong password na ilalagay nyo. I-confirm nyo lang po. Kung ano po yung bagong password nyo, lagayin nyo po, confirm password. Kapag nasubmit nyo po yun, mapapalitan na po ang dati nyong password. Ito naman po ang digital password. Ang tawag po dito ay digital ID. Ito naman po ang check application status. Pumunta naman po tayo sa About OWA. Makikita nyo po dito ang button para po sa OWA Officials, Contact Us Overseas, and FAQ. Yan po para sa OWA Officials ng ating OWA Board, si Honorable Silvestre Bello. At syempre ang ating OWA Chief, OWA Administrator, Hans Leo Kakdak. Sa Contact Us, ito po ang OWA 24/7 Operations. Andiyan din po ang mga regional office. Andiyan po ang mga head ng regional office, ang kanilang email address, ang kanilang contact number at hotline. Ito po yung OWA 24/7 namin operations. Yan po ang kanilang fax number, telephone number, and email ad. May OWA text din po kami. Ito naman po yung sa overseas. Kitang-kita naman po lahat, yung detalye po, yung telephone number, email address, ang mga kasalukuyan pong naandoon na pwede nating hingan ng tulong. Ito naman po ang mga frequently asked questions natin, ang mga kadalasang tinatanong natin. Narito na rin po sa OWA app natin, what is OWA? Andiyan na po lahat sa OWA member mobile app natin. Para po hindi na po kayo mahirapan. Mahalagang katanungan po na dapat po nating malaman. Ito po yung mga patungkol sa OWA po. Basahin nyo lamang po at unawain. Sa mga nagtatanong at hindi nakakaalam kung paano i-download ang OWA app, ito po ang paraan. Pumunta lamang po kayo sa Google Play. I-search ang OWA app. Maaari pong i-type na lamang ang salitang OWA. At i-search natin. Lalabas po ang logo ng OWA at ito'y pindutin. Pindutin ang berdeng button. Nakalagay dito ay install o download. Kapag napindot nyo na po, may install na po sa inyong cellphone ang OWA Member Mobile App. At pwede nyo na itong gamitin. Maraming salamat po at mabuhay kayo.